Praise God, tayo'y welcome mga kapatid sa ating Quarantraining, no? At maging sa mga nanonood ng sa YouTube ay welcome po. Ngayon po ay January 22nd at tayo ay nasa unang quarantining sa kabila nitong ating nararanasang COVID-19 variant, no? Saskatchewan pa lang nangunguna sa buong Canada ngayon, sabi sa balita, no? Pero hindi naman tayo titigil dahil tuloy-tuloy ang ating paglaban through prayer and fasting and praise. Bukas ay tuloy ang ating praise worship prayer and word tomorrow, no? At ngayon ay sisimulan natin ang ating quarantining. Doon po sa mga kasama natin ngayon sa malalayong lugar, wherever you are, ay nakuha natin yung salitang quarantining dahil nga nasa quarantine ang maraming tao, no? Dahil sa COVID-19. So purihin ang Panginoon dahil ang Diyos ay hindi nauubusan ng strategy, no? Hindi siya nauubusan ng strategy sa kabila nitong Satan-demic na ito. Tayo naman ng mga kasama sa sundalo ng Panginoon ay dapat din po nating maunawaan na tuloy-tuloy ang ating training dahil kung hindi baka tayo'y madiskaril ang ating paglakad o ang ating pagtupad, our duties and responsibilities in fulfilling the Great Commission. Kaya tuloy ang ating training at tayo po ay magsisimula na. Praise the Lord. May I request Brother John to pray sa ating kauna-unahang quarantining ng 2021. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos na sumasalangit, papasalamat kami sa araw na ito, sa gabi nito, Panginoon. Dahil meron kaming meeting sa quarantining, our first quarantining this 2021, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pag-aaral, ibaba mo yung banal na kapangyarihan, yes, through your Holy Spirit. Tulungan mo ang lingkod mo na siyang magtuturo sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, upang unawa namin ang iyong mga salita tonight. Father God, maraming salamat. Holy Spirit, we welcome you in our quarantining tonight. In Jesus' name. Panginoon, kinatas namin itong aming quarantining tonight sa iyong dakilang pangalan. Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa atin pong mga kaibigan, kabanggagawa sa Mindanao ay nasa quarantining tayo. At itong ginawa natin itong training ay tuloy-tuloy dahil kayo dyan, kami rito, ay pari-parihong may tungkulin. We have the same mandate. Kaya mahalaga po na mayroon tayong mga ganitong training para maging inline kayo sa ating channel. Okay? Lalo tong training natin mahalaga sa paglakad ng ating binigay ni Lord na mandate. Ano? Dito sa... Nais ko lang i-remind doon sa ating mga kamanggagawa sa Pilipinas, baka magbaka kayo at ngayon ay ang aming pangalan ay Come
hawak pa rin natin yung jam, no? At ang cam ay na-rehistro natin nung last year para makakuha tayo ng BIR number. BIR sa Pilipinas dito, CRA. Canada Revenue Authority. Agency, sorry. Agency. Pilipinas Bureau of Internal Revenue. No? So, dyan kay Pastor Joel, kay Apostle Joel, kay Apostle Botch, dyan sa ano, sa Bohol, no? At dyan kay Pastor Delia, dyan sa Hamindan Capiz, kay Ambassador Rolly Anchita, dyan sa Bangkok, Thailand, at kay Pastor Delia dyan sa Tanay Rizal, pwede nyo pong i-ano ito. Kung maaring ano nyo sa laptop para mapanood ng mga workers. Ito po ay ginagawa natin para tayong lahat ay ma-train, ma-equip, at ang lalayo natin sa isa't isa bilang inyong piloto sa ating barko ay dapat ko ay nakukuha natin yung mga direction, yung direction natin. At pangalawa dyan sa mga pinadalhan ko na ng ating bagong theme poster ay pakilagay nyo po sa ano, sa inyong cover photo. Salamat doon sa Bohol. May mga kapatiran tayo doon na pinadala natin na response na, pero marami pa rin ho ang hindi napapansin yung ating promotion. Okay? Pansinin nyo po, ay bago na po ang ating theme this 2021, yung iba po ay 2020 pa rin yung nakalagay doon sa cover photo. Ay hindi ho kayo updated. Okay? Sa mga iba nating kamanggagawa, ay iba ay injury, may injury ngayon, iba injured, pero patuloy po na nasa labanan, ang tunay na sundalo ay hindi umaatras, okay? Kahit kayo ay nasa spiritual hospital ng magpapagaling, ay huwag nating hayaan na ang kaaway ay atakihin tayo. So ito po ang ating kauna-unahang quarantraining, or tinawag natin itong workers training, para po ang ating buhay ay maging epektibo para po sa paglunsad natin nitong enlargement of God's kingdom. Amen? Excited ba tayo sa enlargement of God's kingdom? Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. So right now, hopefully may mga papasok pa, ba't kung wala ay doon sa mga kababayan natin sa ibang bansa ay makakarating sa inyo, at andyan na nga mamaya-maya lang. Praise the Lord. Sa oras nito ay ang ating iba po, ang ating pong papakita ko lang po, no, yung ating PowerPoint para maliwanag. Praise God. Okay, ang gaganon. Ang bilis naman niya. Okay. Mga kaibigan at mga kapatid, inuulit ko po, kung makikita niyo po yung ating, marami ho tayong, no, ngayon ang ating bagong nakalagay sa Facebook natin ay yung ni-research nating picture ng kingdom. Pero itong pinakikita kong isa sa inyo ay either Christ Ambassador's Mission or Jesus Ambassador's Mission. Eh, isa lang po yan. Magkaisa lang po. Ngayon, kung makikita nyo po yung background sa PowerPoint, yan po ay nilagay natin para ipakita sa atin na hinog na hinog na. Okay? Ang mga tao ay sumisim, itong wheat na ito, ang sinisimbolo niya ay mga taong hinog na, sa John chapter 4 verse 35. Ngayon, yung mga tao na yan
ay dapat makarating ang paghahari ng Diyos din sa kanila. Kaya yung enlargement of God's kingdom, yan yun yung mga tao, kasi tao ang gagamitin ng Lord. Gusto ni Lord na ma-reestablish ang kanyang kingdom sa bawat tao. Yan ho ay nakalagay sa ating pangalawang part ng vision. Okay, so lalakad tayo ngayon. Ang ating pong ano, ang ating pong ito po yung ating dapat laging maunawaan, yung dapat nating maunawaan yung ating Come Jamm na ano, na VMB, vision, mission and values. Okay? Hindi po yan ano. Ito po yung ating ano po ano. Ulitin natin diyan sa mga sa Pilipinas. Yung inyo diyan na ano, yung inyo diyan na logo ngayon ay Jamm. Dito po Jamm pa rin, pero may bago kaming pangalan, na ito ang ating ginagamit ngayon ay ang CAM. Okay? Praise God. So kung ating babalikan yan, mga kapatid, pwede bang basahin natin, brother, dyan yung ating vision statement? Yan lang muna tayo. Okay? Vision statement. An apostolic ministry fulfilling the Great Commission, both local and international missions. Yes. Mark, stated in Mark 16, verse 15 to 18. Amen. Restoring the kingdom of God in every person, family, and nation. Matthew 6, verse 10. And advancing the ministry of reconciliation between God and humanity and to the body of Christ. Amen. 2 Corinthians 5, 18 to 20. Sa mga pastors natin, pakilay down nyo ito sa inyong mga workers. Kung maari na inyong ipakita yan, kung gumagawa kayo ng PowerPoint, ipakita nyo kahit once a month, okay na yan, o twice a month. Parang bago kayo magturo, ay o once a month, pwede nyo ipakita yan. Remembering, or kung mayroon kayo pong tarpaulin, ay inyo pong ipagawa yan para ilagay nyo dun sa gilid o sa may stage para po ay laging maalaala, no? Ang ibig sabihin lang ng apostolic ministry ay ang ating halimbawa niyan, ating huwaran ay yung Book of Acts. Ibig sabihin kung ano yung ginagawa ng mga apostol mula sa Book of Acts, eh yan po ang ating pattern. Tulik, no? Nandiyan yung church planting, nandiyan yung mission, nandiyan yung healing and deliverance, nandiyan yung generosity, no? Makikita niyo po sa Acts chapter 2, maging Acts chapter 4, yung mga nakatiwangwang nilang lupa, yung mga nakatiwangwang nilang mga bahay na hindi ginagamit, mga bagay na hindi na ginagamit, eh pinagbibinta nila at binigay nila sa mga apostol para magamit sa kaharian ng Diyos. Part po iyan ng apostolic. Isa rin po na bahagi ng apostolic ministry ay ang ating si Pablo ay nagkaroon siya ng tent making. Nagkaroon siya ng pamamaraan kung paanong magkaroon siya ng resources para makatulong din sa kanyang pangailangan at maging sa ministry na ginagalawan niya. Yun po yung tent making, no? Ang inyong abang bishop ay mayroon akong tent making, no? Medyo mahina nga lang ngayon dahil may virus na kumakalat, pero may tent making po ako. Okay? So in other words, ay kasama sa apostolic ministry ang entrepreneurship, no? Wag lang isabay sa ministry yung business. Sa mga pastor, pwede niyong gawin. Mag-business kayo kung may bakante kayong oras para po pangdagdag sa income at makatulong din sa church. Kasi kung kikita kayo, magta-tithe din kayo, bibigyan niyo ang church. So, maganda po ang ano nito. Maganda po ang programa, okay? So, yun po ang apostolic ministry. Okay? In-exercise natin yung mga healing, deliverance, okay? Church planting,
Ngayon, ang restoring the kingdom of God in every person, family, and nation ay napakahalaga ito. Kailangan ang buhay natin ay pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng kingdom ay government. Tayo ba ay sumusunod sa government ni Jesus? Siya ang hari. So yan po ang ano natin. And then yung advancing the ministry of reconciliation, mahalaga yan na tayo ay maging kasangkapan sa reconciliation ng tao at ng Diyos at maging sa body of Christ. Kung may mga kapatiran na may mga gap, ay kasangkapan tayo. Okay? Mabilis dapat tayong umaksyon para sa reconciliation. Huwag tayong magmukmuk. Maya may papasahin ako sa inyo. Napakaganda nitong paturuan ito. Okay? So, yun po ang ano natin. Hallelujah. Kapag nasusugatan, ay lalong tumatapang na sumunod sa Panginoon. Amen? Pag nag-i-amen po kayo, ay pwedeng taas ang kamay kasi hindi marinig. Okay? Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Hindi dinigdibandi. Glory to God. May problemang connection. Okay, pakibasa muli ang ating mission. Brother John, medyo malakas yung ano mo, microphone. Hallelujah. Mission statement. To mobilize every ambassadors for Christ for unity to execute Jeremiah 1:10. To mobilize every ambassadors for Christ for radical and dynamic, massive, and one-on-one evangelism and discipleship stated in 2 Timothy 4, verse 5, in Matthew 28, verse 19 to 20. Point 3, to mobilize every ambassadors for Christ to become a radical and dynamic watchman and intercessor for their government leaders, stated in 1 Timothy 2, verse 1 to 4, so that every governing authority will become under the lordship of Jesus Christ, stated in Isaiah 9, 6. Tama ba? Yeah. Amen. So makikita natin mga kapatid, yung vision kanina, ay yun ang vision nating binasa kanina, no, maaalala nyo. Dapat ho ay tayo ng mga leaders, tayo ng mga pastors lalo, ay nasa puso natin ito. Kahit hindi natin sa mga pastors, dapat kabisado natin to. Okay? Mga leaders. Kasi paano natin i-lead down sa mga members kung hindi natin alam ito. So, simula ng buwan ngayon ay review ng ating mission at saka yung vision kanina. Ang keyword sa ating mission ay mobilize. Sa thesaurus, ang salitang mobilize, isa doon ay activate. Gusto ng Panginoon na ang bawat ambassadors niya ay i-activate natin na magkakaisa to execute Jeremiah 1:10. Sa Jeremiah 1:10, ang nakalagay doon, dapat marunong tayong bumunot ng mga strongholds, magbagsak. Ito ay spiritual warfare. Doon din sa pangalawa, ay dapat mamobilize ang bawat isa sa atin na maging radical, matapang, dynamic, para sa massive, maramihan, at saka one-on-one evangelism at discipleship. Dahil yun ang nakalagay sa 2 Timothy 2, 4-5 at saka Matthew 28. Dapat po isinasapuso natin ito lahat. And then pangatlo, ay napakahalaga nito. Pangatlo mga kapatid, may mga churches na walang pakialam sa kanilang government leaders. Sa halip na ipag-pray, sira ng sira, criticize ng criticize. Hindi po ganon ang binabanggit ng Bible. Sabi rito, ay nais ni Lord immobilize ang mga ambassador niya na maging radical and dynamic watchman. Napakahalagang salita yung salitang watchman.
Parang security tayo. Eh kung tayo ang kung tayo ay security, dapat alam natin ang nangyayari. Okay? Hindi lang yung security at intercessor for their government leaders. Sabi diyan sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Kaya sa mga pastors natin, mga leaders, eh bago kayo matapos ng service, dapat nagpipray tayo ng inyong mayor, inyong kongresista, ng inyong mga governors diyan, pray nyo, at lalo ng presidente. Okay? Ginagawa namin yan dito sa Canada. Ngayon po, so that every governing authority will become under the Lordship of Jesus Christ, yung nakalagay sa Isaiah 9:6. Government, kingdom eh. Si Jesus Christ ang king, dapat ang bawat nasa authority or governing authority ay under kay Jesus na pamamahala. Mahalagang mahalaga po ito mga kapatid, itong pagiging watchman natin, an intercessor. Halimbawa, gwardiya. Naalala nyo ba yung gwardiya? May mga gwardiya na nakasuhan? Kasi kasabwat sila doon sa mga magnanakaw sa barko, sa bangko. May mga gwardiya na nakasuhan dahil ang tawag nila doon ay inside job. Inside job. Pag ikaw ay gwardiya or watchman, dapat maging maingat ka dahil ikaw ang gwardiya dyan sa lugar mo. Tayo po, hindi naman tayo nakikialam sa gobyerno, kaya lang binabantayan natin kung ano yung kilos ng gobyerno at ipag-pray. Kung mayroong ginagawa ang gobyerno na labag sa salita ng Diyos, bumbahin natin sa prayer, si Lord ang bahala. Wag na wag tayong magsalita ng negatibong criticism sa ating gobyerno dahil tayo ay mga watchman. Tayo ay mga ambassador ni Lord. Kahit gaano pa kasama ang inyong kapitan, ang inyong governor, ang inyong kongresista, wag magsalita ng negatibo na parang dinadjudge mo siya, kundi ang gagawin natin, ipag-pray natin sila. Sumbong natin sa langit. Watchman nga tayo eh. Kaya napakaingat ito, makinig kayong maigi. Kaya napakalaki ang ating pag-iingat kasi kapag tayo ay violator sa gobyerno, paano tayo maging watchman? Paano tayo maging intercessor for the government leaders? Okay? Maliwanag po ito. Kaya dyan sa inyo, mga pastors sa Pilipinas, paano tayo maging watchman kung tayo mismo ay sumusuway doon sa government laws, mga ordinances or batas. Maliban siguro kung ang batas ay labag sa salita ng Diyos, halimbawa, yung pagkakasal ng parehong kasarian, ay hindi ako susunod yan. Hindi ako susunod yan. So, yung mga batas na labag, halimbawa, abortion, ilalabanan natin yan sa prayer. At kung kailangan gumawa tayo ng sulat, pwede. Sa tuwag, huwag magsalita ng negatibong criticism na para mga unbelievers. Okay? Mga unbelievers. Ang unbelievers na binabanggit ng Bible ay yung walang espiritu ng Panginoon. Take note, mayroon tayong isip ni Kristo. Amen? So napakahalaga itong pangatlo nating misyon. Napakahalaga niyan. Watchman tayo ng ating pamahalaan para ipag-pray. Kung mayroong mga nangyayari sa paligid natin, ang ating number one gagawin, sumbong natin sa langit. Ngayon, kung mayroon kang pagkakataon na sulatan ang kapitan nyo, ang inyong governor, bilang mamamayan, pwede natin. O, chairman, may napansin po kami na pwede po bang pakicheck natin to? Okay? Dito po, katulad noong mga nakaraang mga araw, may tumawag sa atin na ang ginagawa, solicitation. So sabi ko, tuloy-tuloy ang aming support sa government, lalo may prayer tayong hinahanda nitong March.
So in other words, tayo ho ay bantayan natin ating gobyerno na ipag-pray. Tayo ang gwardiya ng Lord. We are the watchman. Amen? We are the watchman, mga kapatid. Hindi tayo pinagmumulan ng disobedience sa gobyerno. Tayo ay watchman. Amen? Dito po sa mission natin, napakalaga ito. Tuloy tayo ngayon sa mga values natin. Yung values, simple lang ang values natin. Alalahanin si Jesus. Yung values, yun yung magagabay sa atin para magawa natin ang mission natin para matarget natin yung ating vision. Eh, kaya ano, si Jesus ang focus natin sa paglilingkod. Kaya kung si Jesus ang focus natin, eh, walang pwedeng gumiba ng ating pagsunod. No? Ngayon, ang Panginoong Jesus ay mayroong delegated authority. Napakahalaga po niyan, Ephesians 4, verse 11 and 12. Ang pangalawa, mga kapatid, ay dapat laging example tayo. Okay? Napakahalaga itong core values natin, example. Okay? Halimbawa tayo sa ating ginagalawang community, maging sa loob ng church. Amen? Halimbawa, sa mga kasi mga workers na tayo. Halimbawa, ang service natin ay 10:30. Okay, halimbawa na lang, 10:30 ang service. Eh, worker ka, dumarating ka, nas nauna pa yung ano, mas nauna pa yung miyembro, ay baliktad yon. So, dapat laging example. Halimbawa, mayroong mga kamanggagawa tayo, halimbawa, mga dalaga. Mga dalaga, halimbawa. Eh, paano ba tayo nagpapaligaw? Sa mga lalaki naman, paano tayo lumiligaw? Ayan o, maging sa pag-ibig, kasama yan. Dapat halimbawa tayo. Hindi tayo mga perfecto. We are not perfect. Pero, God gave us that kind of holiness. Ang Diyos po ay nilagyan tayo niyan. Yung righteousness, no? Now, ang pangatlo ay dapat alam natin to, mga kamanggagawa, no? Self-denial and self-sacrifice for others. Okay? Ibig sabihin kahit gusto natin, pero kung ayaw ni Lord, isacrifice natin sarili natin. Diba na lagi kong nababanggit sa inyo yung pagkahulog ng tao sa kasalanan, na disobey nila, nagrebelde sila sa Panginoon. Alam nyo ba, ang namagitan sa tao at sa Diyos ay yung social, yung self-interest nature. Pag inuna mo yung sarili mo, baka mahulog ka sa pagkakamali. Dapat una yung gusto ni Lord. Amen? Dapat si Lord ang sentro nga eh. Tapos sacrifice for others. Napakahalaga ito, mga kapatid, yung self-denial and self-sacrifice for others. Kahit gusto mo pa. Pero sa tingin mo, hindi maka-encourage na ibang tao, eh wag na lang. Amen? Basta kung ano yung gusto ni Lord para sa ikaliligtas at ng kanyang mga nilalang, eh mayroon talaga. Sabi nga dyan sa Matthew, di ba, very clear. Kailangan mamatay sa John chapter 12, kailangan mamatay yung butil para dadami. Pag hindi mamatay yung gusto natin, baka hindi tayo mag-multiply. Eh bawat isa sa atin, Jesus Christ wanted us to multiply yung pangabunga, di ba, tayo ang mga sanga. And very clear. Kailangan marunong tayo magpasa ng cross natin. Mga sacrificial, mga suffering para mangyari yung gusto ni Lord. Tandaan natin, si Jesus Christ ay hari. Amen. And then, of course, may plan, may kung ano yung prayer ni Jesus Christ ng kanyang katawan, ay nagkakaisa. Okay? Nagkakaisa. Saan tayo pwede magkaisa? Outside our local congregation? Ano tayo magkaisa doon sa ibang mga tao? Sa ibang mga congregation? Siguro napakagandang, hindi tayo mag-isa sa doctrine eh. Pero dyan sa destroying the works of the enemy, Jeremiah 1:10, siguro magkakaisa tayo.
Ngayon, sa loob ng Jamm at sa Kakam, siguro sikapin natin na iisa tayo katulad ng John 17. Kasi kung hindi isa, eh magkagulo-gulo. Kung maraming vision, division yan. So kailangan po, ito kasi ang ating nililay down, dapat po pinag-aaralan natin. Amen po ba? Ito yung gagabay sa atin para matupad natin yung pinagagawa ni Lord sa atin dito sa mundong ito through our ministry. Amen? Yung panghuli, yan, very clear. Sold out for Jesus Christ and for the Great Commission. Sold out. Itong dalawang verses na binilagay natin, very clear po yan. Okay? Lalo yung Galatians, no? Yung Galatians 2 at saka itong sa Acts 20:24. Imagine na sinabihan na si Pablo ng Holy Spirit na kapag bumalik ka sa Jerusalem, eh kamatayan or pagkabilanggo ang haharapin mo. Pero sabi niya, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news or gospel about the wonderful grace of God. Mga kapatid, dapat sold out na tayo kay Lord. Lalo yung Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay, sabi ni Pablo, sa sarili ko. Hindi na si ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen? Kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, sabi ng Bible, we have the mind of Christ. First Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Isipin natin lagi yon, kung namatay na tayong kasama ni Kristo, we have the mind of Christ kung siya ay nabubuhay sa atin. Amen? Ano kaya iniisip ni Kristo? Dapat yun din ang iniisip natin. So, sa ngayon, pupunta tayo ngayon sa ating quarantraining. O, dyan tayo ngayon sa ating quarantraining. Itin ko, ito yung kauna-unahang quarantraining natin. Okay? Ang ating title po ngayon, pinamagatan kong The Law of Intuition or Awareness. Awareness. Pagiging aware ba? Law of awareness. Ang ating text dyan ay sa Ephesians 6 verse 10 to 20. Okay? Noong Miyerkules, pinag-aralan natin yan. The armor of God. Pero ngayon, pag-aralan natin ang law of awareness. Bilang mga kamanggagawa po, my co-ambassadors, we need to understand the law of awareness. Aware. Yung pagiging aware ba natin? Okay? So ang ating text ay sa Ephesians 6:12 to 20. Pakibasa mga brother dyan kung mayroon kang Bible. Okay, Ephesians chapter 6 verse 12 or verse 10. Verse 10 to 20. Hallelujah. Praise God. Papa, okay, basahin mo. Lord. Then kayo, habang kayo nanonood dyan, pwede kayo magbasa ng Bible. Ephesians 10. Okay. Verse 10 to 20. The armor of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Mm-hmm.
put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Mm-hmm. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Yes. And after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Yes. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Amen. For which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Amen. Praise God. Kung makikita natin, no, mula verse 10 hanggang 20, makikita natin yung very clear na spiritual warfare para magawa natin yung pinagawa ni Lord. Kasi kung hindi natin ito alam, eh, paikot-ikot lang tayo sa buhay natin, hindi natin mapagtagumpayan. Alam natin nung sinulat ni Paul ito, when Paul wrote this passage to the believers, to the disciples in Ephesians, Paul understood how to defeat the enemy. Very clear, no? Sinusulat niya ito, nakikita niya na may kalaban eh. So, we need to understand na ikaw at ako, all of us were called by God para yung kanyang kaharian, mapalawak natin, yung kanyang territory, yung kanyang government, mapalawak natin sa mga tao. Kasi kung titingnan natin ngayon, kaya sa atin nga, sa loob ng ating ginagalawang church ngayon, pinaghaharian na ba talaga tayo? Is really God or Jesus Christ is the King? If He is the King, dapat sumusunod tayo. Amen? Now, balikan natin yung PowerPoint kong ginawa. So, dito sa PowerPoint nito ay makikita natin na mayroon dito mga law, no? Aralan natin yung mga law. Hindi batas ni Moses, ha? Wago kayo magkamali, yung law, may mga nagtuturo kasi ngayon na wala na raw tayo sa law, nasa grace, tama po yun. Ang tinutukoy na law sa Bible, sa New Testament, huwag na tayong magpailalim sa law ni Moses. Pero bawat batas ng Diyos, magkaiba kasi yung batas ni Moses at saka ang batas ng Diyos eh. Okay? Halimbawa, bibigyan ko example. Halimbawa, yung tithes and offerings. Binabanggit lagi nila yan, nasa Old Testament daw yan, kasi na kay Moses. No, hindi. Ang tithes and offering ay hindi po yan but law and kay Moses. Nagsimula yan kay Abraham, kay Jacob. Naging law na lang yan nung hindi sumusunod ang mga Israelita. Okay?
Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay the law of awareness. Awareness. Awareness ng alin? Awareness ng labanan. Mayroong labanan, mga kapatid. Bago natin makuha ang isang kaluluwa, kailangan alam mo how to fight doon sa may hawak sa kanya. Kaya ang dami-daming mga tao, mga anak ng Diyos, walang nadadalang kaluluwa kay Lord kasi nga hindi alam how to fight the good fight of faith. Nung may sinisiran siya ng Word of God, pinagsabihan siya ng masama, ayaw na niya mag-share. Ayaw na niya ipagpatuloy. So kailangan maunawaan natin yung law of awareness, intuition. Ang number one na law ay a strategy to win. Okay? Katandaan natin ito, no? Let us always remember, God never intend na ikaw ay matalo. In fact, may example sa Bible. Sabi ni San Pablo, I am more than conquerors through Christ Jesus who loves me. And din sabi ni Pablo sa Philippians 4:19, I can do all things. Ano no? Hindi pala. 4:13. I think Philippians 4:13. Yung exact verse, I can do all things through Christ Jesus. Okay? I can do all things. Bakit nabanggit ni Paul yun? Dahil aware si Paul, Paul knew na yung Diyos ay nasa kanya. Kaya siya rin po ang nagbanggit, he declared and proclaimed, if God is for us, nobody can against us. Anong verse yon? Anong verse yan? What's the verse? Okay. Balikan muna natin po, ano? Balik muna tayo dito. Balik muna tayo doon sa ating, ano? Sa ating Ephesians 6:12. Ito pala, no? Ephesians 6:12, very clear. Yung strategy, the first law, the law of yung strategy natin to win. Number one, a law. Dapat alam natin tong strategy to win. Sa Ephesians 11 and 12, very clear dyan. Sabi doon sa 11, okay, babasahin ko muli. Sa verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So, may kalaban tayo. Wiles of the devil. Tapos sa verse 12, sabi ni Paul, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, no? Against powers, against rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Alam natin to, dapat aware tayo na may kalaban. Okay? Pero dapat, alam din natin ng mananalo tayo. In fact, panalo na nga tayo, replay na to eh. Strategy to win. Yung verse 11, put on the full armor of God para manalo ka. Okay? Mamaya, makikita natin yan. Pangalawa, yung knowledge of the opposition. May opposition, mga kapatid. Sino yon? Sa verse 12, nandyan yung rulers, nandyan yung principalities, nandyan yung powers, at nandyan yung spiritual wickedness. Ano ito? Ano ang mga ito? Pakinggan nyo po ito, ha? Sa mga pastors, pinadalahan ko na ito kayo eh. Sa Pilipinas, si Joel meron ito.
si Boots na lang, si Pastor Boots na lang wala, no? Padalhan ko uli kayo nito. Kasi napakahalaga ito. Halimbawa, yung principalities. Ano ba yung principalities na kinakalaban natin sa ating lugar? Sila yung mga ano, mga anti-Christ, nandiyan yan. They are top generals who give orders to destroy God's plan. Bagamat nakikita natin sa mga tao yan, pero hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin is spirit na kumukontrol, who are controlling to that person na nasa authority. Kaya nga principalities eh. Yung powers naman, controlling spirits who bring a person under satanic influence and try to control the atmosphere. Okay? They enter through life by vain imagination and seducing spirits who try to draw us away from the truth of God's word. Kapag ang tao ay nahahatak away from the truth, ang kumukontrol doon, yung powers. Powers. Hinahatak siya na huwag tanggapin yung word of God, sinisidyos siya. Okay? They exalt themselves. Yan ang mga powers. And lie and try to influence our life. Okay? Kaya pansinin niyo po ito. Baka sa ating mga buhay, may kumukontrol pang mga powers. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ayaw natin. Kasi nga, kinukontrol tayo ng powers na yon. Tapos napapasok tayo ng mga bagay na hindi totoo. Lies kasi, nandoon yung powers ng kalaban. And then, ano yung isa? Yung rulers of darkness. Sino to? Master world rulers who govern countries, states, and cities. They are antichrist, genius spirit that draw people away from Christ. Ah, kapag ang mga tao ay walang kahilig-hilig kay Kristo sa lugar na ito, makarampant dyan ang rulers of darkness na nagmamanipisto sa espiritu ng Antikristo. Ang Antikristo po nag-govern na ayaw nila ang salita ng Diyos. So ang bubumpay natin yung rulers of darkness. Ano pa itong mga ano? Spiritual wickedness. Evil spirits that cause malice. Pag may mga tsismusa dyan, malicious, hurt, pain, illness, disease, guilt, depression, fear, poverty, and all oppression ang nandyan sa lugar na yan, territorial spirit ay mga wicked way, mga wickedness. Mahaba ito pero ipapakita yun lang sinabi kong ayun lang ho ang tinutukoy ng Ephesians 6:12. Now dapat alam natin ang ating kalaban. Pag hindi mo alam ang kalaban mo, paano ka mananalo? Dapat aware ka sa kalaban. Amen. You must be aware of your opposition. Amen. Para matalo mo, do not underestimate your opposition. They are so powerful. But I have a good news sa inyo. We have the armor of God. Amen. We have the armor of God. Ano 'yon? Ayan, makikita natin 'yan. Sa pangatlo, dapat alam natin ang resources natin. Verse 13. Ano 'yon? Nakalagay sa verse 13. For we do not sa verse 13 ay nakalagay po diyan. Sabi doon sa verse 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, you stand. Mga kapatid, so alam natin ang ating mga resources. Yung pang-apat, yung plan for how to use. Paano ba natin gamitin yung armor of God? Sabi to, no? Yung belt of truth, di ba? Very clear yan, mga kapatid. Yung 14-17, nariyan yung ating
kung paano magamit, kung paano natin gamitin yung resources, yung ating resources. Okay, very clear. Dapat nakatali yung sinturon ng truth. The belt of truth. And saka yung breastplate of righteousness. Always remember, we have the mind of Christ. Amen? We have the mind of Christ. Eh, sino ba sa Christ? He is the truth. Dapat natin maunawaan to. Hindi magtatagumpay ang kasinungalingan kapag alam natin gamitin yung armor of God. The law of plan for how to use them. Dapat alam natin itong mga law na ito, awareness. Dapat aware tayo how to use them. Dito nilalagay sa dibdib. Okay? Ano, ipapakita ko muna. And then, yung detailed communication. Okay? Detailed communication. So, para magkita-kita tayo, ay alis na ako dito. Okay? Now, beloved, ulitin natin. Welcome, my beloved honey. Mayroon na tayong weapons, di ba? May resources na tayo eh. Eh, paano natin gamitin yun? Dapat lagi nakatali dito sa baywang yung truth. Sa dibdib yung breastplate of righteousness. Remember again, ulitin ko, we have the mind of Christ. So dapat ginagamit natin itong isip ni Kristo, mayroon tayo, eh teka muna, nasa akin ang katotohanan na. Nasa akin ang katuwiran, dapat labanan ko ang hindi matuwid. Dapat ang hindi totoo, labanan ko. Amen? We have the mind of Christ. And then yung pangatlo, makikita natin doon, sa 14 to 17, yung shod of readiness. Dapat lagi tayong handa. Yung taan natin, no? Shod of readiness to bring the gospel of peace. Ano pa? Dapat alam natin gamitin yung ating shield of faith. Amen? How to use that? May mga law yan, mga kapatid. Para hindi ka bumagsak, hindi sinasabi ng Bible, God never promised, Jesus never promised, when you follow Him, ay lalakad ka na walang problema. That is lies of the enemy. Alala ko nung bago akong mananampalataya, mali ang declaration ng mga estudyante, pag tinanggap mo si Jesus, wala ka ng problema. Mali. Very wrong. When you receive Jesus Christ, halos ako, nasa langit ka na. Mga kapatid, sinabi ni Lord, nandito ka sa lupa para labanan natin yung gawa ng kaaway para ma-re-establish ni Lord yung kingdom niya sa mga tao. Paano natin gamitin yung helmet? Dapat lagi nating iniisip ang kaligtasan natin. Huwag nating laruan, huwag nating ilaro sa mga bagay sa mundo. And then, yung sword. Okay? Dapat alam natin, gamitin yung sword natin, which is the Word of God. Detailed of communication. Paano ba ito sinabi ni Paul sa mga mananampalataya? Very clear. Isuot ninyo. Ba? Sinabi niya, isuot niyo yung baluti. Put on the full armor of God. Tapos nandun pa sa ano, sa verse 18. Detailed communication. Ipag-pray niyo mga kapatiran. Pray to one another. Sa verse 19, nak sila ay maging matapang na ibahagi ang salita ng Diyos. Very detailed communication. At doon sa verse 20, si Paul sabi niya, I am Christ ambassadors na naka-chain. Sa kulungan siya eh. Noong sinulat ni Paul itong Ephesians na ito, ay nasa kulungan siya. Okay? He was in the prison.
mga liters nga siya eh. Kaya nga sumulat siya dahil nakakulong na si Paul. Tignan nyo ha, nakakulong na si Paul pero nandoon yung katakot-takot na passion niya. Very clear yung kanyang passion. So ano yung mga dapat natin patandaan? Yung law of awareness. Dapat aware tayo how to win the battle. Amen? Dapat aware tayo na mayroon tayong knowledge sa ating kalaban. Hindi pwede natin yan. Underestimate yung kalaban, mga kapatid. Never, never underestimate. Hindi, kaya ko to, pastor eh. Kaya ko to, bishop. Kaya mo yan with the help of the Lord. Pero wag mo siyang i-underestimate dahil kapag hindi mo sinuot itong armor of God, baka bukas makita ka na mga kapatiran, backslide ka na. Huwag kang magmukmuk. Sabi dito, instead of moping about the situation, however, Paul says or lays out a specific plan for his believer's friend. Huwag kang magmukmuk. May labanan. Dapat alam mo lang ang mga laws na ito. Laws of awareness. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi nagbibiro ang Diyos. Tinawag ka ng Panginoon, tinawag ako ng Lord, para tayo ay maging kasangkapan niya to enlarge His kingdom. Amen? Hallelujah! Nakopyan niyo ba yung law of the resources they need? Mayroon tayo niyan. Mayroon tayo niyan. May tanong ka, Brad? Bago tayo mag-pray. Itong limang ito, lagi natin alalahanin. Law of awareness about strategy to win. Law of awareness about knowledge to the opposition. Law of awareness about our resources. Okay? That we need. Binigay din sa atin yan. Ngayon, yung plan for how to use it, binigay din sa atin. In-instruct ni Paul. Very clear yan. Hanggang doon sa huling mga verses, biro mo, nakakulong siya. He was in the prison, pero sabi niya, bilang ambassador ni Kristo, nandoon yung kanyang assurance or encouragement sa mga mananampalataya. Kaya niyo yan. You can do it. Kasi ang tanong po ganito, sino mag-i-enlarge ng kaharian ng Lord? Hindi na paparito si Jesus para mag-enlarge niyan. Ang body niya ang nagawa niyan through the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya ho, ngayon ang ating unang buwan ay malapit na matapos. So kaya nililay down natin to dahil nasa enlargement of God's kingdom tayo. Take note this. Ulitin natin yung knowledge of our opposition. Satan is so angry against us dahil dahil alam niya na seryoso tayo sa ating pinagagawa ni Lord. Ayaw niya ito. Kaya continue ang kanyang paghasik nitong mga rulers, spiritual wickedness. Okay? Kaya sa gabing ito at sa araw na ito, doon sa mga kasamahan natin sa ibang lugar, ay maya-maya, pwede nyo po itong i-share sa inyo pong mga workers dyan. Pag-aralan yung maigi at as far as I know, ang Mindanao, binigyan ko na nitong Spirit World Warfare copy. So, ganun din yung sa copies, binigyan ko rin sila. Pastor Villa, binigyan ko rin ito at mga workers dito. Kung wala, ay papadalahan ko kayo nito para mapag-aralan nyo. We are not in the moment of relaxing.
we need to understand this. We are in the moment of vigilant. We are in the vigilant moment. Mga watchman tayo ng Panginoon. We are the security of the Lord. We are the army of the Lord. Amen po ba? May tanong po ba kayo sa gabing ito at sa araw na ito o sa oras na ito? Doon sa ating mga kamanggagawa sa ibang bansa, when you receive this video, ay panoorin nyo at pag-aralan nyo. Mahaba po ito. Gagawin natin series kasi mag-alas 8 na rito. It's already 10 o'clock. 5 minutes to 10 o'clock dyan sa inyo. Eh, dito ay mag-alas 8 ng 7 minutes to 8 p.m. ng Friday, Saturday na dyan. Tama ba ako? Oh, tama. Mag-10 o'clock pala doon sa Pilipinas ng umaga, ng Saturday, mag-10 o'clock. Brothers and sisters, my co-ambassador of the Lord, God is serious about our calling. Lagi niyong, yung awareness, dapat maging aware tayo na mayroong kalaban. Halimbawa, ang tanong, Bishop, tinamaan ako eh. O wala namang sundalo na hindi pwede tamaan kapag hindi siya nag-iingat. Kaya dapat ingat-ingat tayo. Amen. We need to be careful. We need to be sensitive. We need to be vigilant. Because our enemy is like a roaring lion. 1 Peter 5:8. Be sober. Be vigilant. Magugulat ka na lang. Bagsak ka na. Bakit? Hindi ka aware eh. Do not underestimate your enemy. 1 Peter 5:8. Be sober. Be vigilant. Your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion. Umaatungal siya at naghahanap siya ng masisila. And take note, even the very elect shall deceive. May prophecy na si Lord yan. So dapat aware na tayo niyan, nag-iingat tayo. Sinabi na ni Lord eh. Dapat nag-iingat tayo. Amen. Nasa very crucial times tayo ngayon. Ingat, ingat, ingat. Be vigilant, military of the Lord. Ambassador of the Lord. Pinadala ka ng Lord yan sa iyong kinalalagyan para i-represent mo ang government ng kaharian ng Diyos. Para i-introduce mo dyan sa iyong mga kasamahan o kapitbahay. In other words, God's kingdom must be enlarged in rapid time. Amen. Yung territory ng Panginoon, dapat palawakin natin. Amen po ba? Praise the Lord. May comments ba? May ano si Apostle B, baka mayroong idagdag na papadala natin to sa lahat natin kamanggagawa. Praise the Lord. Awareness, no? The law of awareness. Dapat amen, man. Praise the Lord. Dahil today nga na binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng authority doon sa Luke 10:19. Mm-hmm. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, "Behold, I have given you the authority to trample down all the snakes and the scorpions and all the powers of the enemies, and no one can harm you." At sabi niya doon sa book of First John, "Greater is he who is in us than he who is in this world." Kaya talagang kung tagumpay ang pag-uusapan, tagumpay na tayo, yeah, mula sa ating Panginoong Jesus. First John 4:4. Talagang kailangan lamang po natin gamitin. Kaya huwag po tayong malulupaypay. Pinapagamit sa atin ng Panginoong Jesus ang kanyang authority, that whatsoever we bind on earth will be bound in heaven, and whatsoever we loose on earth will be loose in heaven. Kaya anything na kakaharapin natin, mahirap kasi kung wala tayong word of God. Kaya na kailangan natin
alamin sword, sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun po ang ating panlaban. Kaya purihin ang Panginoong Diyos dahil bawat anak ng Diyos na lumalapit sa Kanya at lumalakad sa Kanyang kalooban ay laging nasa winning side. Glory to God. Amen. Praise God for that. Okay, may idagdag ka pa, Brother John, Sir Vangie? Always remember, ha? Always remember, we are in the battleground every day. No exempted. Kaya, yung law of awareness, batas ng pagiging aware. Okay? God is giving us that kind of awareness. Be aware. Okay? Be aware. You have enemies. Hindi mo nakikita. But put on the full armor of God. Amen. Ang truth, huwag mo ipagpalit. Ang breastplate of righteousness, huwag mo ipagpalit ito. Okay? Kailangan natin yan. Naalala nyo ba si Iso? Hindi niya alam yung righteousness eh. Pinagpalit niya ng isang patong pagkain yung kanyang birthright. Could you imagine yung truth, yung katotohanan sa pagiging birthright niya? Hindi niya ito iningatan. Hindi siya aware. Ay gutom na gutom niya siya. Niya, Jacob, hindi bang ipagpalit ko na lang sa ito? Bibenta ko na lang sa ito? Ano ba naman ang halaga na itong birthright na ito? Hindi niya alam yun. He was not aware for that. Wala siya doon sa law of awareness. We need to be aware, beloved. Dahil may labanan. Amen? Praise God. Sa oras na ito, manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray for all my co-saints, my co-ambassadors, my co-believers, those who are watching this video, Lord. Alam mo na may mga laban, you know that they have struggles, lalo ng aking mga kapatid sa aming maliit na samahan, Panginoon, sa Cam, sa Jamm, Lord, sa Bisaya, sa Mindanao, sa Luzon, sa Bangkok, Thailand, here in Canada. Turuan mo kami na maging aware, yung law of awareness, Lord, ay lagi naming alalahanin. Dapat alam namin na mayroon kaming kalaban. Dapat alam namin na kami nasa winning side through your help, Lord. At alam namin dapat gamitin ang aming armas in the name of Jesus. Oh, Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos. You are the God who train us, who equip us so that we could be a victorious ambassador of the Lord Jesus Christ. Lord, I pray sa aking mga kapatid, sa oras na ito, stretch out your miraculous hands and destroy any attacks of the enemy, the wickedness, the spiritual wickedness, the rulers of darkness cannot prevail against their lives. Yes, in Jesus' name, the powers, the principalities, I break them all, I bind them all by the power of the blood of Jesus. And I decree the lordship of Jesus Christ, yes, over the lives of all my brethren. Lord God, sa loob ng Christ ambassadors, Jesus ambassadors, Lord, palakasin mong bawat sa na itong aming theme na ito na enlargement of your kingdom, Panginoon, ay ikaw po ang aming pag-asa, Panginoon. Lord, you will sustain us. You will provide a provision for us in Jesus' name. Lord, sa mga sugatan, dalangin namin ang inyong pagbigay ng kagalingan. And it is your word that you sent your words to help them. You sent your words to deliver them from their destruction. Panginoon, sa oras na ito, I pray, God, ang victorious living ng inyong mga sundalo in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, a special prayer right now sa amin pong mga kababayan doon sa Mindanao. Dahil po na pagkalakas-lakas ng lintol na tumama banda roon, so we pray for your divine protection sa aming mga kapatiran sa Mindanao at sa buong body of Christ.
in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat lahat ng mga saints ninyo ay inyo pong i-equip lagi. At ang I pray sa Jesus Ambassadors Mission Ministry doon sa Pilipinas and here sa Christ Ambassadors Mission Church, we are all victorious. We can do all things through Christ Jesus. If God is for us, nobody can against us. We are more than conqueror through Christ Jesus who loves us. Oh Lord, we thank you and we honor you in Jesus Christ's name. Lord, maraming pong salamat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na hindi nagmamali, O God. Bless everyone. Touch my co-workers. Touch my co-pastors. In Jesus' name. Bless them, Lord. Bless them. In Jesus Christ's mighty name. Amen. And amen. And amen. Hallelujah. So maraming salamat sa inyong mga buhay. At ang ating service this coming Sunday, 2:30 p.m. That is 4:30 a.m. in the Philippines. Hallelujah. God bless us all. And shalom. Hallelujah.